200 Mbps, so 1.2 gig. The cheapest router, Wi-Fi 6 capable na siya. We'll be unboxing the new TP-Link, the cheapest router that you can find na Wi-Fi 6 capable na siya. So ito, this is not a sponsored video by TP-Link, but binili ko to sa sarili kong pera noong 12/12 na sale. So this is Wi-Fi 6 certified. Explore the new era daw. So yun. So anong aging before natin, buksan muna natin yung router. Ano yung hardware? Kasi first time kong mag-introduce ng Wi-Fi 6 sa bahay. Although meron akong mobile phone, yung Oppo Reno 6 5G. Meron na siyang Wi-Fi 6. Pero yung router ko sa bahay is capable sa 5G na lang. 5G, 5 GHz. So Wi-Fi 6, yung promise ni TP-Link is next generation Wi-Fi speed. So ibig sabihin, mas mabilis daw to comparing sa 2.4 tsaka 5 GHz. Currently, yung 5 GHz ko umaabot pa naman ng 200 Mbps o to 300 to 400 depending sa device tsaka sa layo ng router nyo. So yun, tapos WPA3 na rin siya. Itong Wi-Fi, ano? Ito pala is Archer AX23. So, next generation daw. Aside, so evolution siya sa Wi-Fi 5 GHz. So, itong Wi-Fi 6 na introduction. So, as you have heard also, Wi-Fi 7 is already coming out. Nagtetest na sila sa Wi-Fi 7. So, for now, we'll just check the hardware on the Wi-Fi 6. So, upon unboxing, ito, napaka-simple. First is you get a Wi-Fi 6 can't connect, Wi-Fi 6 product wirelessly. So, troubleshooting guide 101, then quick installation guide, aside nun. So, ito, the main router itself, UTP cable, around 1.5 meters na UTP, cut 5E. So, ito yung Wi-Fi router niya, naka-sealed. So, meron siyang apat na antenna, tapos yung naka-balot siya ng plastic. Tapos, power cable, power adapter niya. It's operating at 12 volts at 1.5 amperes. So, 100 to 240 volts. So, okay sa Pilipinas. So, ito, yung pinaka-cheapest na Wi-Fi router sa nakita ko. Wi-Fi 6 capable. So, buksan lang natin. Kasi na-intriga rin ako ano yung capable speed ng Wi-Fi 6 router. So, okay. So, Archer 23, naka-plastic siya. Ito, plastic. Tapos, sa likod is merong isang WAN or wide area network. Yan yung papunta sa modem router nyo sa ISP. Tapos, apat na GE ports sa likod. Then, a WPS and Wi-Fi and reset button para sa device. Tapos, power switch. Tapos yung sa likod na saksakana ng power adapter na 12 volts. So, aside nito, ito lang yung inside the box. Very simple. So, dual band Wi-Fi 6 router. So, for checking pa natin, more on specs, tingnan natin during sa access ng router itself. So, this is a Archer AX23. TP-Link Archer AX23. So, the cheapest Wi-Fi 6 router available. So, kung gusto nyong mag Wi-Fi 6 na sa bahay, possible ito, recommended na device. Check natin sa software. So, i-access natin yung device para makita natin ano yung configuration nito. Okay? So, let's plug it.
Okay, so let's boot up the TP-Link Archer X23. Bubut yung modem. So yun, after several seconds or minutes, yan, nag-blink na. So, nakapula yung internet, yung wifi is nag-steady na. Yun, nag-green na rin yung internet. Okay. So, we'll see. So yun, after nag-boot na siya, check natin yung wifi kung nag-appear na ba siya. So yun, meron ng TP-Link na kita. TP-Link yung pangalan. Okay. So, TP-Link. Tapos, nakalagay dito sa Reno 6 ko, merong Wi-Fi 6. Or, ito yung indicator na naka-Wi-Fi 6 siya. Yung number 6 sa gilid ng ano, device. So, ito lang yung Wi-Fi 6. So. Okay, so na-encode ko na rin yung password na nakikita dito sa likuran ng modem or router. So, connect lang ako. So, yun. Connecting. So, yun. After that, you will be redirect sa ano. Tapos, dito makikita mo naka-Wi-Fi 6 nga siya kasi yung connection speed niya is 1,201 Mbps. So, that's the communication between cellphone mo papunta dito sa router. Hindi yan ibig sabihin na yung internet speed mo is magkakaroon ka ng 1,200 Mbps. So, sa Wi-Fi 6 pa lang, oh, excellent. Tapos, yung connection speed kong na-achieve is 1,200 Mbps. So, yun. So, after that, patuloy lang natin yun. Kailangan mo maglagay ng bagong admin password dito sa router. Kasi mag-open yung wizard once na ma-access mo for the first time. Okay? So, check natin. So, once na ma-access mo yun, ma-re-redirect ka. Hihingin ka ng, punta ka lang sa 192.168.0.1, tapos magpa-prompt yan ng new password. So, lagay lang natin ng password. Ilagay ko lang guys ng password. So, habang andito, ilalagay na akong ng password. Okay. So, after lagay ako ng password, let's get started. So, yun. Connected na ako sa Wi-Fi. So, yung internet speed ko po is check natin yung Wi-Fi speed ko. So, currently, dito ka mag-info. So, yun. 1,200 Mbps. So, 1.2 gig using Wi-Fi 6 po siya. Pero, i-speed test natin. Check natin yung speed test kasi yung Globe fiber ko is up to 300 Mbps. So, check natin kung ilan yung speed na makakaya niya, ma-achieve. So, yun. Achieve niya yung 200 Mbps. Kasi medyo naka-speed boost pa siya ngayon. So, yun. So, 200 Mbps lang, no? Kasi yung line ko sa Globe is 150 Mbps for one plan 1699. So, yan yung ma-achieve niya na speed. Tapos, yung uplink niya is 224 MB. So, try lang natin ulit. So, kung yung Wi-Fi speed ko is 1,200, so, yun. Maximize na maximize ko na yung speed siya. Pugang-piga na yung speed ko sa ISP. Kasi yung speed ng ISP, depende pa rin yan sa binabayaran niya. For me, Globe 1699, umabot siya ng
So, final thoughts sa AX23. Napakagandang router. Stable. Full pack yung features niya. Meron pang IPv6, Wi-Fi 6, tsaka schedule, Wi-Fi scheduler. So, pwede nyo ma-turn off yung Wi-Fi. Makontrol nyo. Just in case, during bedtime, gusto nyo na i-turn off yung Wi-Fi. So, yun yung final conclusion. Would I recommend it? Yes, capable siya. Good na siya para sa home network na Wi-Fi device. So, maganda to sa mga nagsastart ng Wi-Fi 6. So, ito, cheap siya. Murang-mura lang siya for around 2,000 to 3,000 pesos. So, for the coverage, I haven't tested it yet. Pero sa features niya, full pack naman siya. So, maganda yung niya. Tapos, Wi-Fi 6 na siya, guys. Yung capability niya, aabot na ng 1,200 Mbps. So, 1.2 gig siya. So, yun. Kung meron kang internet connectivity na around 1 gig, so, kayang-kaya ng router nito. So, yun. Kahit around 700 to 800 Mbps, recommended ko siya for a small area home. Tapos, yun. Aside dito, TP-Link is a very good support naman. So, yun. Okay na okay siya. So, thank you guys. If you like this video, if you want to sponsor, please send me. So, yun. Napakaganda ng device na router na to. So, thank you guys. And please do like and subscribe if meron kayong natutunan sa video na to. So,